The Balita ngayong tanghali. Chinese Foreign Minister Qin Gang nakatakdang dumating sa Pilipinas ngayong araw para sa kanyang official visit. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. makikipagpulong kay U.S. President Joe Biden sa White House sa May 1. LTO mag-i-issue muna ng driver's license na papel sa gitna ng kakulangan ng supply sa plastic cards. Biyahe ng PNR balik na sa normal ngayong araw matapos maialis ang nadiskaril na tren sa Makati City. Mas mataas na heat index inaasahang mararamdaman sa buwan ng Mayo ayon sa PAGASA. At SpaceX Starship sumabog sa unang flight test. Mga kasangbahay, ngayon po ay araw ng Biyernes, April 21, 2023. At una sa mga balita ngayon tanghali. Malapit nang ipatupad ng pamahalaang Pilipinas ang malawakang pagbabago sa ipinapataw na taripa sa inaangkat ng mga produkto sa ilalim ng Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP. Ito ay matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang executive order ukol sa RCEP. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Inaasahang magiging epektibo na ang pagpapatupad sa kasunduan sa ilalim ng Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP sa Pilipinas sa June 2, 2023. Ayon kay National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang pagpupulong ang panukalang executive order para sa pagpapatupad ng tariff commitment ng Pilipinas sa ilalim ng RCEP. Layon ng RCEP na palakasin ang kalakalan sa pagitan ng 10 bansa na kasapi sa Association of Southeast Asian Nations kasama ang Australia, China, Japan, New Zealand at South Korea. Dahil dito, ibababa o aalisin ang ipinapataw na buwis sa pag-angkat sa ilang produkto mula sa mga miyembrong bansa ng RCEP. Ang RCEP ay itinuturing na pinakamalaking free trade agreement ng mga bansa. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, magiging basihan ng Bureau of Customs ang ilalabas na EO sa pagpapatupad ng pagbabago sa ipinapataw na taripa. Once issued, the EO shall be the basis of the Bureau of Customs for the issuance of customs administrative order which shall be distributed to all ports to allow for the implementation of the preferential tariffs on imports from RCEP member countries. Ayon pa sa DTI Secretary, malaking pakinabang ang free trade agreement na ito sa mga industriya sa Pilipinas na nangangailangan ng mga produkto mula sa ibang mga bansa. Ayon pa sa NEDA, inaprubahan rin sa pagpupulong ang panukalang i-institutionalized ang social protection programs ng pamahalaan. The intention is to institutionalize the existing programs, especially those that have been proven to work, so that we don't have to restart all over again when there are need to provide support to vulnerable groups. No? Dahil sa Social Protection Floor o SPF na inirekomenda sa Pangulo, matitiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng tulong sa mga sektor na higit na nangangailangan sa layuni rin mapababa ang poverty incidence sa bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Unti-unti nang bumabagal ang inflation rate sa bansa o ang antas ng bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon kay National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan, nasa downward trajectory na ang inflation at kumpiyansa na maaabot ang nasa 4% na inflation rate sa katapusan ng taong 2023. Noong Marso, bahagyang bumagal sa 7.6% ang inflation kumpara sa 8.6% noong Pebrero. Yeah, we're seeing that. We are actively monitoring the situation and implementing the necessary measures to ensure that
by the end of the year, we should be in our target of roughly around 4%. Hindi nababahala ang National Economic Development Authority sa posibilidad na maantala ang mga infrastructure projects na pinopondohan ng China dahil sa tensyon nito sa Taiwan. Ayon kay NEDA Chief Arsenio Balisacan, may iba pa namang potential funders ang Pilipinas. Sinabi pa nito na bagamat nais nila na maging bahagi ang China sa lahat ng mga investment and infrastructure program, nananatili namang bukas ang Pilipinas sa sinumang nais mamuhunan sa bansa. Inaasahang darating ngayong araw sa Pilipinas si Chinese Foreign Minister Qin Gang para sa tatlong araw na official visit. Ang pagbisita ng opisyal ay bilang tugon sa imbitasyon ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. At para sa detalye, makibalita tayo kay Aileen Cerudo live. Aileen, ano yung mga nakaschedule na events na dadaluhan ng Chinese Foreign Minister dito sa Pilipinas? Yes, aga pag-uusapan nga ni na Chinese Foreign Minister Qin Gang at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang bilateral consultations tungkol sa South China Sea. Tatalakayin din ng dalawang opisyal ang pagpapatupad ng mga agreement na napagkasunduan nang bumisita nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa China noong January 4. Posible nga ring matalakay ang pagbubukas muli ng oil and gas development sa South China Sea. Bibisita si Chinese Foreign Minister Qin simula April 21 hanggang 23 at ito nga ang kauna-unahang pagbisita sa Pilipinas nang ma-appoint ito bilang Foreign Minister at State Councilor noong December 2022 at March 2023. Naging usapin nga din ang patungkol ng ang pagtutol ng China sa gitna ng pagpayag ng Pilipinas na papasukin ang mga sundalong Amerikano sa limang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites. Noong nakaraang linggo, umani nga rin ng batiko si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, dahil sa kanya naging komento tungkol nga sa mga overseas Filipino workers sa Taiwan. Ayon sa DFA, posible rin mapag-usapan ang regional security issues ng dalawang bansa. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Aileen Cerudo. Makikipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay United States President Joe Biden sa White House sa Mayo 1. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mananatili si PBBM sa Washington, D.C. mula April 30 hanggang May 4, 2023 kung saan una sa kanyang itinerary ang pulong kasama ang U.S. President. Susundan ito ng isang expanded meeting kasama ang ilang miyembro ng gabinete. Dagdag ng ahensya, layo ng pulong na pagtibayin ang pagkakaibigan at alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Kabilang rito ang pagpapalalim sa relasyon ng dalawang bansa pagdating sa politika, socio-economic partnerships at pagpapabuti sa defense at security cooperation. Inaasahan nila na isusulong ng Pangulo ang ilan development priorities ng Pilipinas at pagpapalakas sa ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng agrikultura, enerhiya, climate change, digital transformation and technology at iba pa. Kinumpirma rin ng White House ang naturang pulong at sinabing muling pagtitibayin ni President Biden ang commitment ng Estados Unidos sa pagdepensa sa Pilipinas. Iniimbestigahan na ng Department of Information and Communications Technology ang issue kaugnay sa umano'y nangyaring data breach sa Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Civil Service Commission at Bureau of Internal Revenue. Sa isang pahayag, sinabi ng DICT na inatasan na nito ang Philippine National Computer Emergency Response Team o NCERT upang imbestigahan ang issue. Batay sa report ng isang cybersecurity company na BPN Mentor, sinasabing nahak umano ang mahigit sa 1,000,000 records mula sa PNP, NBI, CSC at BIR, kabilang na ang police clearance, NBI clearance, teen IDs at mga birth certificate. Nauna nang nilinaw ng BIR na walang nangyaring hacking sa kanilang database at nananatiling protektado ang records sa kanilang hawak. Maging ang CSC itinanggi na mayroong nangyaring leakage sa kanilang database. Samantala, humihingi naman ng dagdag na panahon ang PNP
upang ma-verify ang nasabing data breach. Yes, the data breach is being investigated by our ACG. So we just have to wait what happened at bakit na pasok yung ating system. We are waiting yung report ng ating ACG pertaining to the data breach. Mag-i-issue ang Land Transportation Office o LTO ng mga temporary driver's license simula sa susunod na linggo. Pero imbes na license card, lisensya na papel muna ang matatanggap ng mga driver. Ayon sa LTO, hanggang sa katapusan na lang ng Abril ang natitirang supply ng plastic cards sa kanilang opisina. Ang detalye sa report ni JP Nunez. Pansamantalang papayagan ng Land Transportation Office o LTO na magamit bilang temporary driver's license sa pagmamaneho ang ini-issuing official receipt sa pagkuha ng lisensya. Ayon sa LTO, bunsod ito ng kakapusan ng supply ng plastic cards na ginagamit upang makapag-print ng aktwal na driver's license card. Kaya naman imbis na plastic card, i-issuehan muna ng temporary license ang mga driver na nakaprint sa papel. Sa dokumento, may ilalagay na QR code na gagamitin sa pag-verify ng authenticity ng dokumento. Kung hindi ito madadala ng motorista, maaari naman itong kuhanan ng picture at ipakita lamang ang QR code sa mga traffic law enforcer. Aside from that piece of paper, pwede pong picturean yan. So pwede picturean, tapos save niyo po sa phone niyo. Yung QR code po, once you take a picture, yung QR code po, pwede pa rin ma-activate. Sa pagtaya ng LTO, maaaring sa susunod na linggo, wala na silang mai-issuing driver's license card dahil nasa 147,000 na lang ang natitira nilang supply sa buong bansa. Yun po ang forecast po ng LTO is completely po mauubos yung inventory on hand ng mga offices by the last week of April. Paliwanag ni LTO Chief Assistant Secretary J.R. Tugade, noon pa mang Nobyembre ay nagsagawa na sila ng inventory ng plastic cards at handa na sanang gawin ang procurement process ngayong 2023. Subalit nagpalabas ang Department of Transportation ng kautusan noong Enero kung saan lahat ng procurement process na nagkakahalaga ng 50 million pesos pataas ay dapat gawin ng DOTR Central Office. Nasa 249 million pesos ang pondo para sa pagbili ng mahigit 5 milyong plastic cards na sapat sana sa pag-i-issue ng driver's license sa isang buong taon. Sometime in January, when we were ready to procure the licenses, we received a department order whereby the department order instructed us that all procurement involving 50 million and above shall be conducted by the DOTR Central Office. Samantala, sa opisyal na pahayag na inilabas ng DOTR, sinabi ng ahensya na umaasa silang makabili na ng supply ng plastic cards bago ito maubos. Ayon pa sa ahensya, gumagawa na sila ng paraan upang makabili ng bahagi ng kabuuang supply para sa license card na kinakailangan ng LTO, habang ang terms of reference na isinumite ng LTO noong Marso ngayong taon sa Bids and Awards Committee ng DOTR ay sumasailalim pa sa evaluation. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Halos isang linggo na lang ang nalalabi bago ang itinakdang deadline para sa SIM registration, ngunit marami pa rin subscriber ng mga telco ang hindi pa nakakasunod. Kaya ang mga telecommunications company muling iginiit na dapat pang palawigin ito, bagay na pinabura naman ng Department of Trade and Industry. Narito ang report ni Nel Maribuho. If we really need registration, we need to be able to accommodate such a demand. Personally, I would go for it, but I don't know the official position of the concerned department.
Mahalagang papel ang gagampanan ng SIM card registration sa isinusulong na digitalization ng Pilipinas. Sa pamamagitan nito, mas mapapadali at mapag-iibayo pa ang pagsasakatuparan ng digital economy. Kasama na rin ang pagbibigay ng benepisyo sa mga higit na nangangailangang mga Pilipino. Digital payments are what we need to happen to further promote and develop our MSMEs, because that's how they can facilitate accessing the market and being able to sell online. Registration of SIM, the number, will help us achieve that and ensure that the benefits, for example, that we are providing, and if these benefits are targeted for the vulnerable and the poor. Ngunit sa ngayon, wala pa sa kalahati ng mga subscriber ng tatlong major telecommunications company ang hindi pa nakakapag-register ng SIM. Kaya mga ito patuloy na nananawagan at iginigiit sa Department of Information and Communications Technology na i-extend pa ang April 26 deadline. Ay naman sa Department of Trade and Industry, dapat pag-aralan ng DICT ang posibilidad na palawigin ito. If the deadline is imposed and not all SIMs are registered, I think it's a major concern, you know, especially based on what I commented on earlier. So that has to be evaluated, you know, by the telcos and by the concerned agencies in charge of ICT. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Balita. Balik normal na ang biyahe ng Philippine National Railways o PNR. Simula kanina umaga matapos na maialis ang nadiskaril na tren sa May Don Bosco sa Makati City. Base sa report ng PNR, alas 8:20 kagabi nang maibalik sa riles ang nadiskaril na tren na nangyari noong Martes. Dinala na ang tren sa May Tutuban Station sa Maynila para inspeksyonin kung ligtas pa itong patakbuhin. Nagtulong-tulong din kagabi ang mga kawanin ng PNR para sa pagsasaayos ng nasirang riles sa pagitan ng De La Rosa sa EDSA Station ng PNR. Para malaman ang kompletong schedule sa biyahe ng PNR, bisitahin lamang ang kanilang official Facebook page. Sinagip ng Philippine Coast Guard ang 85 mga pasahero na sakay ng sumadsad na barko sa May Maigo Point sa Lanao del Norte. Base sa report ng PCG, nangyari ang insidente bandang alas 6 kagabi. Kabilang sa mga nailigtas ang 5 sanggol na lula ng barko. Matapos ang rescue operations, agad na rumisponde ang mga otoridad upang magsagawa ng oil spill assessment. Base sa inisyal na obserbasyon ng PCG, negatibo naman ang presensya ng oil sheen. Gayunman, minabuti pa rin ng mga ito na maglatag ng oil spill boom upang masiguro na hindi magdudulot ng masamang epekto sa katubigan ang naturang insidente. Nagbabala ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na posibleng maramdaman sa susunod na buwan ang mas mataas na heat index o mas mainit na temperatura. Sa pagtaya ng PAGASA, maaari pang abuti ng hanggang 56 degrees Celsius ang mararamdamang heat index sa Muñoz, Nueva Ecija at 50 degrees Celsius naman sa Kabanatuan. Kahapon na itala ang pinakamataas na heat index sa Naiya, Pasay City at Dagupan City sa Pangasinan na umabot ng hanggang 43 degrees Celsius. Habang 42 degrees Celsius naman sa Butuan City, sa Agusan del Norte, Masbate City at Zamboanga City sa Zamboanga del Sur. Naglaan na ang Department of Budget and Management ng halos 2 bilyong pisong pondo para sa mga electrification programs sa bansa sa ilalim ng National Electrification Administration o NEA. Ayon sa DBM, nasa 1.89 billion pesos ang inilaan na budget ng pamahalaan ngayong taon upang bigyan ng supply ng kuryente ang mga komunidad sa buong bansa. Partikular na rito ang barangay o sitio electrification project na pinaglaanan ng pinakamalaking pondo. Target ng NEA na mabigyan ng supply ng kuryente ang mahigit 1,000 mga sitio sa bansa.
Naging emosyonal si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagdinig ng Senado dahil sa pagkakasangkot ng ilang pulis sa insidente ng pagpatay sa Negros Oriental. Samantala, isiniwalat din ng mambabatas na nakausap niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sinabing nagsumbong sa kanya ang isang negosyante na biktima umano ng panggigipit ng pamilya Tevez. Ang detalye sa ulat ni Harleen Delgado. Hindi napigilang mapaluha ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagtatapos ng ikatlong hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kahapon dahil ito sa pagkakasangkot ng ilang pulis sa insidente ng pamamaril at pamamaslang sa Negros Oriental. Ayon sa senador na dating PNP chief, naaawa na raw siya sa pambansang pulisya dahil sa mga tiwaling pulis na sumisira sa imahe ng institusyon. Dapat makonsensya kayo, kayong mga may ginagawang masama. Bugbog na yung ating organisasyon, yung ating institusyon. Maawa naman kayo. Kahit na gaano kabugbog, still, institution remains. At sana sa pag-iwan ninyo sa PNP, tingnan nyo magpasalamat kayo. Thank you, PNP. Bago nito, idinitine sa Senado si Police Staff Sergeant Noel Alabata matapos ma-cite in contempt. Si Alabata ang itinuturong nasa likod ng pamamaril noong 2021 sa dalawang negosyante sa Dumaguete na sina Anthony Ong at Sandy Tinungha na parehong nakaligtas sa insidente. Ngunit itinanggi ng pulis na may dala siyang baril at hindi rin umano niya matandaan kung sino ang nagpiansa sa kanya matapos makalabas ng ospital ng mabaril ng mga biktima at bugbugin ng madla. Ang ulo ko, sir, biyak po yung ulo ko, sir. Hindi ko po talaga alam kung ano nangyari sa akin, sir. Totoo yan, sir. Hindi ko nga alam kung bakit ako nandun sa ospital, kung ano pangalan ko. Hindi ko talaga alam, sir. Yes, sir. May dala ka bang dalawang baril? Actually, sir, ang nangyari ito, makikita po yan sa original CCTV, sir. Sige kang CCTV, oh. CCTV-in na kita, eh. Ha? Paulit-ulit ka. Alam mo naman kung may baril ka o wala. Bakit CCTV pang pasabihin mo na may baril ka o wala kang baril? Ha? Ito kasi, sir. Alam mo kung may dala ka o hindi. Klarong nagsinungaling ka. Since the police staff sergeant Alibata refuses or doesn't know how to answer, refuses to answer my questions, and I think he has selective memory, I am forced to cite this person in contempt. Sa pagdinig noong Martes, sinabi ng mga biktima na konektado umano ang pulis kay Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Tevez. May nagsabi doon na ang nagpabaril sa amin is si Governor daw. So, si Governor? Oo. So, nung Governor? Yes, sir. Sino ang nagsabi? Parang pumunta lang doon sa scene doon sa police station. Kaya, sir, pumunta kami ng abogado na si Attorney Di Palubos. Si Attorney Di Palubos po is province legal counsel po ni Sir Henry Tevez. Siya yung nagsabi sa amin kung saan kami pupunta, kahit saan, Davao, lahat, patayin kami lahat. Pamilya ko, pamilya niya, tatay ko, pamilya namin lahat. Sino ang papatay sa inyo? Si, ano po, kasi yung gunman po is police na si Noel Alabata. Ang hawak ni Noel Alabata po is si Colonel Tolentino po. Tapos ito si Colonel Tolentino po is tauhan po to ni Arnie Tevez po. Kaya yun, natakot kami. Mensahe ngayon ni Senator Bato sa mga polis. Just trust the process. Mas marami pa rin polis na matino. Kukunti lang yan si Raulong polis. Kaya isa yun sa kinakasama ng loob ko. Kasi ako kasama ko sa matino na polis.
Samantala, bago matapos ang pagdinig, isiniwalat ni Senator De La Rosa na tumawag umano sa kanya si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ikinuwento ang sumbong ng umano'y panggigipit ng mga Teves sa isang malaking negosyante. Kuwento ng Senador, wala raw magawa noon ang dating Pangulo dahil mayor pa lamang ito na magsumbong ang mga negosyante. At nang maging presidente, nabili na raw ang lupa kaya wala na rin umanong ginawa si dating Pangulong Duterte. Pumunta sa kanya at nagreklamo tungkol doon sa lupa na kanilang nabili doon sa kay late Herminio Teves na pamilya na sila daw ay talagang ginipit doon at napilitan na lang silang i-give up yung lupa na kanilang pinagmamayari. So yan lang ang sabi ni President, former President Duterte, sabihin mo doon sa hearing, naggalit ako dyan dahil naglapit sa akin si Gokongwe. Sinisikap pa ng UNTV News na makakuha ng pahayag mula sa kampo ng mga Teves. Harling Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Masusing pag-aaralan ng Commission on Elections ang panukalan ni Senator Francis Tolentino na ipagpaliban ang pagdaraos ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa Negros Oriental sa gitna ng issue ng political killings sa probinsya. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, may kapangyarihan ba ang COMELEC na iutos ang pagpapaliban ng halalan? Yes, Ella, mayroon sa ilalim ng Omnibus Election Code o Batas sa Pambansa bilang 881 ay may kapangyarihan ang Commission on Elections o COMELEC na mag-postpone o magpaliban ng halalan sa isang lugar. Ito ay depende sa iba't ibang mga dahilan, Ella, kabilang na nga dyan yung karahasan at terrorism at iba pang mga kahalintulad na pangyayari. Kaugnay nito, ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, dapat seryosong pag-aralan ng komisyon ang panukalang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections sa Negros Oriental. Pero paglilinaw ni Garcia, kapag ipagpaliban ng eleksyon ay sa loob lamang ng isang buwan. Sa pagdinig ng Senado noong isang araw, sinabi ni Senator Francis Tolentino, baka magdulot ng karagdagang karahasan sa probinsya kung matutuloy ang eleksyon dahil mas mainit ang halalang pambarangay. Kung ipostpone po yun, palagay ko po magkakaroon ng mas malakas na momentum yung ating peacekeeping forces pagkatapos ng ibang trabaho na ma-maintain yung law and order sa Negros Oriental na baka magdulot ng, wag naman mangyari, ng karagdagang karahasan kung matutuloy ang barangay elections. Kasi barangay po yan, mas mainit po yan, Mr. Chairman. Dagdag pa ni COMELEC spokesperson Director John Rex Laudianco, ang isa pang paraan upang may pagpaliban ng halalan sa Negros Oriental ay sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Republic Act 11935. Ela, ito yung bagong batas na pinirmahan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsasabing sa Oktubre at 30, 2023 na gagawin ang barangay at saka sangguniang kabataan elections. Ela, ayon pa nga sa COMELEC, kung anuman ang kung mayroon mang anumang kautusan na manggagaling sa ating Kongreso ay nakahanda naman silang sundin ito. Yan ang ating balita mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ela. Maraming salamat, Dante Amento. Nagpahayag na ng pagnanais na sumuko si dating Bureau of Correction Chief Gerald Bantag. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, kinausap ni Bantag ang isa pang miyembro ng gabinete at nagsabing gusto na nitong sumuko. Narito ang report ni Dante Amento. Inihayag ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla na tumawag sa isang miyembro ng gabinete si dating Bureau of Corrections o BUCOR Director General Gerald Bantag. Ipinalamaan nito ang kanyang intensyon na sumuko na. Nangyari umano ito ilang araw na ang nakalilipas. Tumanggi na rin ang kalihim na pag-usapan kung kanino na ay sumuko ng dating BUCOR official. Alam mo, mahirap magtago. Mahirap magtago sa batas. It's a...
it should be very difficult. I would say it's difficult. Hindi madali mag-wanted. Hindi rin niya pinangalanan kung sino ang nasabing miyembro ng gabinete na tinawagan ni Bantag. Batay din umano sa monitoring ng DOJ na sa Pilipinas pa sina Bantag at dating Bucor Security Officer Ricardo Zulueta. Ayon kay Rimulya, mayroon na rin kasing hold departure order sa mga ito para hindi makaalis ng bansa. Muli namang sinabi ng Kalihim, ang patuloy na pagtatago ni Bantag ay palatandaan lamang na guilty o may kasalanan ito. Pag walang kasalanan, madaling humarap yan eh. Kasi may paniniwala na pa-absolve sila. Yun ang ganun naman makadalas yan. Yung mga ayaw lumapit, ayaw humarap, meron talagang problema yung mga tao yan. Sinabi naman ni Bucor Director General Pio Katapang Jr. na wala na sa kanilang kamay o kontrol sa Bantag. Si Bantag ay tinuturing ng pugante sa batas matapos iutos ng dalawang korte sa Las Piñas City at Muntinlupa City ang pag-aresto dito. Nahaharap sa dalawang kasong murder sina Bantag at Zulueta dahil sa pagpatay sa inmate na si June Villamor at sa broadcaster na si Percy Lapid. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pang inilalabas na resulta ng DNA test ang PNP Forensic Group sa mga labi ng mag-asawang Benito at Wilma Piamzon. Ito ay kahit kinumpirma na ng Communist Party of the Philippines na nasawi na ang mag-asawang leader ng komunistang grupo noong pang Agosto ng nakaraang taon. Ayon kay PNP Chief Police General Rodolfo Azarin Jr., hinihintay pa nila ang resulta ng isinagawang test ng forensic group. We have yet to officially receive the report of the forensic group regarding the DNA test. So that we can compare it with the declaration that the Chamson couple are already dead. Pinasinungalingan naman ng CPP ang report ng Armed Forces of the Philippines o AFP na napatay ang mga Piamzon sa isang engkwentro madaling araw ng August 22 nang sumabog ang sinasakyan nitong pump boat habang inahabol ng mga tropa ng gobyerno. Iginit din ng CPP na nahuli sa operasyon ng militar ang mag-asawa at pinahirapan bago pinatay isang araw bago ang sinasabing engkwentro na nauwi sa pagsabog ng bangka na sinasakyan umano ng mga ito. Si Benito Piamzon ang chairman ng Central Committee ng CPP habang ang asawa nitong si Wilma ang Secretary General. Walang pinagsisisihan si Philippine National Police Chief, Police General Rodolfo Azurin Jr. sa 9 pamumuno sa pambansang pulisya. Ayon sa General, nakayanan naman anya niya ang mga hamon kahit na mayroong mga issue na kinakaharap siya. Payo lang niya sa susunod na PNP Chief, maging matatag at tibayan ang loob sa hamon ng tungkulin. Ang detalye sa ulat ni Lea Ilagan. Hanggang sa Lunes na lamang ang opisyal na pananatili ni Philippine National Police Chief, Police General Rodolfo Azurin Jr. sa pwesto bilang pinuno ng pambansang pulisya. Sa Lunes na kasi ito magdiriwang ng 56 niyang kaarawan na siyang mandatory retirement age sa PNP. Ayon kay Chief PNP, sa tingin niya ay nagawa naman niya na maayos ang mga dapat niyang gawin para sa PNP kahit na mayroon siyang mga nasagasaan. My almost 9 months of as the Chief PNP, siguro banggain, but trabaho lang tayo eh. So, no regrets. But we set our targets, we were given objectives, and I think generally I can say that I was able to comply with those targets and objectives. Hindi rin aniya siya nababahala kung sa pagre-retiro niya ay bawian siya ng mga nabangga niya. Basta ang sa akin is, ginawa natin yung trabaho natin. Kung may nasagasaan tayo, eh pasensya sila. Diba? Kasi challenge tayo eh, kung kaya natin yung war on drugs. Diba? So, medyo nakayanan naman natin. So, yun lang. Sa kanyang pagre-retiro, babawi naman aniya siya sa mga oras na nawala para sa kanyang pamilya. I have lots to
recover with my family, my lost time. At syempre, may mga unfinished business pa tayo rito, and we expect that there are certain things na haharapin din natin. Nagbigay din ng payo si General Azurin sa sinumang opisyal ng PNP na papalit sa kanya sa pwesto. Siguro yung papalit sa akin is maging matibay siya, maging matatag siya. Dahil definitely sabi ko nga is if we are willing to have a genuine real transformation sa PNP, we should not be afraid who gets caught and who gets hurt. Noong nakaraang linggo, naharap si General Azurin sa issue kaugnay ng kontrobersya sa nakumpiskang 990 kilos ng shabu sa Maynila na kinasangkutan ng ilang tauhan at opisyal ng Philippine National Police. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ni outgoing Philippine National Police Chief, Police General Rodolfo Azurin Jr. na ipinababawi ng National Police Commission ang appointment ng tatlong opisyal na napasama sa reshuffle kahapon. Ayon kay General Azurin, wala namang nakarating sa kanyang utos na ipinababawi ito ng NAPOLCOM. Para sa detalye, alamin natin kay Leia Ilagan live. Leia, base sa polisiya, ano ba ang tamang proseso sa reshuffle ng mga opisyal sa PNP? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Base sa batas, kailangan idaan muna ng Philippine National Police sa National Police Commission ang lahat ng pangalan ng mga opisyal na kabilang sa third level na ililipat ng pwesto para paaprubahan sa Pangulo. Ito ay dahil karamihan sa mga inililipat na third level officer ay para sa promosyon. Yan ang dahilan. Kaya't lumabas ang issue na ipinare-recall ng NAPOLCOM ang reshuffle o paglilipat sa tatlong opisyal kahapon. Gayunman, itinanggi ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. ang issue. Aniya, kwalipikado naman aniya ang mga ito sa posisyon. Kaya't walang dahilan para bawiin ang order. Kahapon nga, Ella, kabilang sa napasama sa reshuffle ay sina Police Regional Office 4A, Police Brigadier General Jose Melencio Nartates na inilagay bilang Director ng Directorate for Controllership. Kapalit ito na nagretirong si Major General Jesus Cambay, si Police Brigadier General Carlito Gasef mula sa Police Regional Office 1 ang ipinalit kay Nartates sa Calabarzon, habang si Colonel Christopher Acup naman mula sa Police Regional Office 10 o Cagayan de Oro ang itinalaga bilang Deputy Director ng Police Regional Office 1 kapalit ni General Gasef. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Leia Ilagan live na nagulat mula sa Camp Crame. Wala pa rin natatanggap na tulong mula sa pamahalaan ng mga Pilipino na naiipit ngayon sa kaguluhan sa Sudan. Ayon sa Embahada ng Pilipinas, kahit na may umiiral na ceasefire, hirap pa rin na makalabas ang mga Pilipino dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan doon sa pagitan ng hepe ng Sudan Army at deputy nito. Narito ang report ni Janice Inhente. Patuloy na nakamonitor ang Department of Foreign Affairs at Embahada ng Pilipinas sa Egypt sa kalagayan ng mga Pilipino sa Khartoum, Sudan, sa gitna ng nagpapatuloy na bakbakan doon sa pagitan ng hepe ng Sudan Army at deputy nito. Batay sa video na mula sa isang OFW sa Sudan, makikita ang isang individual na nagtamo ng sugat sa kanyang braso. Hindi na matukoy ang orihinal na pinagmula ng naturang video, pero kinumpirma ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na isang Pinoy ang tinamaan ng ligaw na bala doon habang nasa labas ng bahay. Gayunman, nasa ligtas na itong kalagayan sa ngayon. Walang casualty Pilipino so far, pero may isang Pilipino na natamaan daw ng stray bullet. Yung nadaplisan ng stray bullet, dinala sa ospital. At nagre-recover na raw. Yan ang sabi ng ating embahada ayon sa kanilang mga sources.
Ayon kay Yusek De Vega, wala naman silang natanggap na ulat na may nasawing Pilipino sa gulo sa Sudan. Base sa impormasyong natanggap ng DFA, may ilang Pinoy doon ang hindi pa rin nakakalabas sa kanilang mga lugar dahil sa takot na baka matamaan ang mga ligaw na bala at shrapnels. Panawagan ng mga ito sa pamahalaan na mapadalhan sana sila ng pagkain at tubig. Wala pa pong nakakarating sa aming supply hanggang ngayon ng pagkain at wala na po kami makain dito dahil hindi po kami makalabas, hindi po kami makabili sa tindahan. So yung mga na-stock po namin pagkain is mauubos na. Takot po kaming lumabas kahit po sinasabi nila na ceasefire, hindi po kami lumalabas dahil masyadong delikado po dito sa area namin. Pinagbabawalan din po kaming lumabas. Hinihiling lang po talaga namin dito ang pagkain namin. Tinangka po namin lumikas kahapon, papunta kami ng malayong lugar. Kaso po, sabi ng matanda dito sa kapitbahay namin, huwag na huwag kayong lalabas at delikadong delikado kayo. So nagtatago na lang po kami dito. Ang kailangan po namin ngayon talaga po ay tubig sa kapagkain. Ayon kay Yusek De Vega, ginagawa na ng Embahada ng Pilipinas ang lahat ng paraan upang maabutan ng tulong ang mga Pilipino sa Khartoum, Sudan. Naghanap kami ng contact sa para padalan sila ng pagkain, supplies. Yung meron tayong honorary consul doon. Problema lang po, lahat ng mga kinaukulan doon, sinasabi ng lahat ng tao na civilian, huwag mag-step outside. Nagagawa kami ng steps no, para mauwi na yung mga gustong umuwi kasi sarado ang airport. Yun ang isang napakalaking challenge sa atin. No? At hindi lang sa atin, sa ibang mga bansa din. No? Sa kabila ng pagdedeklara ng 24-hour ceasefire sa Khartoum, Sudan, maya't maya pa rin nakakarinig ng putukan base sa impormasyong nakuha ng DFA. Ayon kay Yusek De Vega, kinakailangan ng 3 o 4 panaaraw na tigil putukan upang ligtas na mapadalhan ng tulong ang mga Pilipino doon at mailikas ang mga nais nang umalis sa lugar. Hindi kaya ng 24-hour ceasefire na para ma-rescue mga Pilipino kasi hindi natin gagamitin ng eroplano eh, by land. 9 hours to 10 hours galing Cairo para pumunta doon. Kailangan, since fact, tumagal ng ideally 1 week. Pero kung kaya man, kahit na 48, 72 hours, gagawin nyo. Pero kailangan handa ang Pilipino, pag sinabi yan, susunduin namin kayo dito at mag-pack na kayo, ganyan. Sa ngayon, bumuo na ang Embahada ng Pilipinas ng Rapid Response Team na tututok sa pagpapadala ng tulong at pag-rescue sa mga Pinoy na naipit sa gulo sa Sudan. Ayon pa sa DFA, mayroon na rin nasa 87 mga Pilipino ang humihiling sa Embahada na may repatriate sila sa lalong madaling panahon. Janice Enjente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsasagawa na ng evaluation ng mga otoridad para sa gagawing siphoning o pagsipsip sa natitirang langis mula sa lumubog na MT Princess Empress sa karagatang sakop ng Nawan Oriental, Mindoro. Ayon sa Office of the Civil Defense, maaaring abuti ng hanggang 2 buwan ang isasagawang siphoning sa barko. At para sa iba pang detalye, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, kailan target na simulan itong gagawing siphoning sa MT Princess Empress? Ella, kung pagbabatayan, yung ibinigay na timeline ng PNI sa Office of Civil Defense, merong 1 linggo na assessment at 1 linggo na arrival ng barko mula kung saan ito nanggaling. At saka pa lamang sisimulan yung siphoning. Tinatayang nasa 2 linggo yan ng Mayo, Ella. Aabutin pa ng isa't kalahati hanggang 2 buwan bago tuluyang matanggal ang langis na natitira sa motor tanker na nabubog sa Oriental Mindoro noong February 28. Pero didepende pa rin yan sa magiging sitwasyon ng alon sa dagat sa lugar. Kung magiging kalmado ito, ay matatapos ang siphoning sa ibinigay na saklang panahon. Next week, hopefully, matapos na nila yung technical evaluation at ma-i-award na nila yung kontrata. Pag na-i-award na nila yung kontrata, give or take 7 to 10 days, as they explained to us earlier, darating na rito yung equipment for the siphoning of the remaining oil.
Pitong araw ang ibinigay na timeline ng kumpanya para sa kanilang ginagawang technical assessment, karagdagang pitong araw para sa pagdating ng equipment sa bansa at 21 araw naman sa mismong operasyon ng pagtatanggal ng langis. Sa kabuuan, 8 ang natakpan mula sa 11 leak na huling nakita sa motor tanker. Pero ang problema, wala ng remotely operated vehicle sa lugar para magpalit ng specialized bag na pansamantalang itinakip sa mga leak. Sa uling ulat ng Philippine Coast Guard, may isang specialized bag ang saturated na. Kaya sa lalong madaling panahon, dapat dumating dito yung siphoning machine na nakalagay sa platform na barko, magawa yung trabaho niya. Without that, mapupuno yun eh. Problema ho talaga yun. Problema kung aabutin pa ng tagpulan ang isinasagawang pagtatanggal ng langis. Kaya naman panalangin na lang, lalo na ng mga residente sa Oriental Mindoro ay agad nang matanggal ang langis upang hindi na tumagal ang problema at abutan pa ng tagpulan. Yan muna ang latest live na dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Kahirapan sa loob ng kilusan ang nag-udyok sa dalawang dating rebelde na sina Alias Calari at Kalisa na sumuko sa mga otoridad sa Cagayan kahapon, April 20. Kasabay nito, isinuko rin ng mga ito ang iba't ibang uri ng mga armas, kabilang na ang isang granada, dalawang baril, iba't ibang mga bala, medical paraphernalia, mga gamit pang komunikasyon at ilang mga halagang dokumento. Ayon sa mga ito, lumalala na ang kahirapan at gutom sa loob ng kilusan dahil sa mas pinaigting na military operation at community support operation sa mga lugar na pinagkakampuhan ng mga teroristang grupo. Nagbigay ng direktiba ang Baguio City Local Government Unit o LGU sa mga residente na walang maayos na wastewater drainage. Kasunod ito ng isinagawang inspeksyon ng City Environment and Parks Management Office o CEPMO kasama ang ilang barangay officials. Natuklasan ng grupo na walang maayos na drainage system ang ilang mga bahay sa lugar at nakadirekta na lamang sa kalsada ang mga kanilang waste water drainage. Pinayuhan ang mga ito na magpatayo ng sariling septic tanks bilang long-term solution sa health and sanitation risk na dala nito. Nabigyan na rin ng notice of violation ang mga ito at inaasahang agad na susunod sa direktiba ng lokal na pamahalaan. Sumabog sa unang flight test ang itinuturing na pinakamatinding rocket ng SpaceX company, ang Starship. Wala namang nasaktan sa uncrewed test flight na inilunsad sa silangang baybayin ng Texas, USA, Huwebes ng umaga, April 20 local time. Pagkatapos ng 2-3 minuto ng paglipad ng rocket, bigla itong nawala ng kontrol at agad na nawasak. Ayon naman sa SpaceX company, muling susubukan ng kumpanya ang ikalawang Starship sa mga susunod na buwan. Babantayan naman ng Federal Aviation Administration ang isang mishap investigation bilang standard practice. Umabot sa record high ang global ocean surface temperatures. Pinangangambahan naman mas lalo pang makadagdag sa tumataas na ocean temperatures ang global warming. Ang detalye sa ulat ni Christy Rosasia. Umabot sa 21.1 degrees Celsius ang global ocean surface temperature noong early April 2023. Pinakamataas na ocean surface temperature mula naumpisahan ang pagtatala ng datos. Nalagpasan nito ang 21.0 degrees Celsius na naiulat noong 2016. Naitala ang 21.1 degrees Celsius mula April 1 hanggang April 6 sa pamamagitan ng Climate Reanalyzer, isang tool sa Climate Change Institute ng University of Maine. Sa mga nakalipas na taon, nagkaroon ng mas malamig na sea surface temperatures dahil sa La Nina conditions. Subalit ngayon, nakakita na ang mga eksperto ng pag-init ng ocean surface. At dahil sa global warming, posible pang tumaas ang ocean temperatures.
Bunsod ng pattern na ito, posible namang magkaroon ng mas matitinding pagbaha sa Gulf Coast at southeastern part ng Estados Unidos. Maaari ring maapektuhan ng umiinit na ocean surface temperatures ang food webs at marine ecosystems. Christy Rosasia, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 27, Versikulo 14, na nagsasabi, "Mag-antay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy weekend!